Ano, masaya ba kayo sa nangyari sa asawa ko? Pinagpipistahan niyo maigi ang pagkamatay ng asawa ko, mga putang ina ninyo. Ngayon, nailibing ng asawa ko. Sige, ako ngayon na magsasalita. Kung makapanghusga kayo sa akin, inam. Sige, mag-comment kayo ngayon. Sobra na, sobra na. Sobra na ang sinasabi niyo sa akin. Bakit alam niyo ba ang punot dulo sa pagkamatay ng asawa ko? Ha? Hindi niyo ba alam? Gusto niyo pa isa-isahin ko? Gusto niyo pa isa-isahin ko ang punot dulo? Sumusobra na kayo. Hindi na nakakatuwa ang mga pagpo-post niyo sa video ng asawa ko. Sobra na, sobra na. Hindi niyo alam kung gaano ako nasasaktan at hindi niyo alam ang punot dulo kung makapanghusga kayo sa akin. Eto ngayon, ako nakaharap nga ako ngayon sa social media. Nakaharap ako para sa inyo. Hindi ako nahihiya. Sobra na talaga. Sobra na. Hindi niyo alam kung gaano kasakit na nandito ako sa abroad ng asawa ko nandito. Nandito ang asawa ko sa puso ko. Pero kayo, na humuhusga sa akin. Bago niyo ako husgahan, alamin niyo muna ang punot dulo kung ano ang pagkamatay ng asawa ko. Sumusobra na ayo, grabe na ang mga sinasabi niyo sa akin. Hindi na nakakatuwa, sobra na. Hindi ako nahihiyang humarap dito sa Facebook. Hindi ako nahihiyang humarap. Ngayon na nakalibing ng asawa ko, sige, mag-isa-isa kayo, isa-isahin nyo ang tanong sa akin, at sasagutin ko kayo. Isa-isahin nyo ang tanong sa akin, at sasagutin ko kayo, sasabihin nyo sa akin na pinabayaan kong pamilya ko. Hindi ko pinabayaan ang pamilya ko, mga putang ina ninyo. Wala kayong karapatan para manghimasok sa buhay namin mag-asawa. Hindi nyo alam ang punot dulo. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo alam ang punot dulo, bakit ang mga kapatid ng asawa ko, hindi ako sinisisi, kayong mga tao na hindi nyo kilala ang buhay namin, sinisisi nyo ako. Ayoko magmura, pero bakit sumusobra na kayo? Sumusobra na kayo, sobrang sakit na ang mga sinasabi nyo. O baka naman para manahimik kayo, eh ako naman ang magpamatay dito. Hindi na kayo nakakatuwa. Sobrang sakit na. Sobrang sakit na. Hindi nyo alam na nasasaktan ako. Sobrang durog na durog ang puso. Hindi nyo alam. Grabe nyo ako husgahan. Grabe nyo ako pagsalitaan ng mga temalante. Bakit? May problema ba kayo na nanlalaki ako dito sa abroad? Hindi nyo ba alam ang patakaran dito sa Saudi? Kapag nakapaghintutan dito sa lalaki, hindi nyo ba alam? Sobra na kayo. Sobrang sakit na sinasabi nyo sa akin. Ngayon naharapin ko kaya, sige, magsi-comment kayo sa video ko na to. Magsi-comment kayo. Mga kapatid nga ng asawa ko, sinasabi sa akin na pabayaan ko na. Kasi wala na kami magagawa, kumalat na sa social media ang video ng asawa ko. Pero bakit ganyan? Hindi nyo man lang iginalang ang pagluluksa namin sa asawa ko. Nagigiusap kami sa inyo, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkakalat nyo sa video ng asawa ko. Sumusabi na kayo. O baka naman matutuwa na kayo kapag ako naman ang magpamatay dito. hindi na tumagos sa puso ko mga sinasabi niyo sa akin. Hindi nyo. Siyempre na. Ang sakit. Ngayon kayo magsipos. Ngayon nyo lahat sabihin sa akin at sasagutin ko kayo. Ngayon kayo magtanong sa akin, sasagutin ko lahat ng tanong nyo sa akin. Hindi nyo alam ang punot dulo.
Sobrang na kayo. Sobrang na. Ang sakit na ng mga sinasabi niyo sa pagkatao ko. Nagpunta ako dito sa abroad para sa pamilya ko. Pero bakit kayo mga sinasabi niyo sa akin? Hindi niyo alam kung gaano ako nasasaktan sa pagkamatay ng asawa ko. Hindi niyo alam. Alam niyo kaya nagawa ko tong video na to. Hindi ko na maatim ang mga sinasabi niyo sa akin. Oo, puro ako ang nasa video na sinasabi ng asawa ko. Pero hindi niyo alam ang punot dulo. Bago niyo ako husgahan, tanungin niyo muna ang lahat na nakakakilala sa akin. Anong ipinaglalaban niyo para sa akin sa pagkamatay ng asawa ko? Gusto niyo ipakulong niyo ako? Sige, go ahead, lalabanan ko kayo. Ihaharap kahit saan, haharap ako. Putang ina ninyo, hindi na kayo naawa. Pati anak ko, idinadamay niyo sa pag-post niyo, mga putang ina niyo. Sa totoo lang, sobrang sakit na. Bakit yan ang ikakasaya nila? Yan ang ikakasaya nila siguro kapag ako nawala. Kasi halos lahat ng tao ako sinisisi sa pagkamatay ng asawa ko. Hindi nila alam ang punot doon kung saan nagsimula. Masakit na, sobrang na. Siyempre na ang pagtapag sa pagkatao ko. Oo, inaamin ko. Nagkamali ako sa asawa ko na nasa Pilipinas pa ako nang dahil sa kahirapan namin noon sa buhay. Pero na nandito ako sa abroad, never ako nagluko dito sa abroad. Sumusobro na kayo. Ngayon kayo magsi-comment lahat. Sige, magsilabas kayo lahat dito sa video ko na to. Tang ina ninyo, hindi ako marunong ano. Hindi. Ngayon na inilibing na ang asawa ko. Ngayon na inilibing na siya. Sige, magsilabas ang mga nagko-comment sa Facebook. Sumusobra na kayo. Hindi na katanungan ang mga ginain, mga pag-apahuhusga niyo sa akin. Dapat bago kayo yung bago niyo ako hinusgahan. Dinalam niyo muna ang punot dulo. Bakit? Hindi ba kayo tao? Tangin ng mga hayop kayo, mga demonyo kayo. Ngayon ako makakapagsalita, ngayon ako magsasalita sa inyo. Mag-comment kayo lahat. Sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Sobrang na kayo, nakakasakit na kayo, nakakasakit na kayo. Sobrang na hindi ko na kaya. Nagpapakatatag ako dito para sa anak ko, pero ganyan. Ganyan ang sinasabi niyo sa akin. Hindi niyo man lang ako. Hindi niyo man lang pinapakinggan ang side ko. Tapos sa social media, mumurahin niyo ako, sasabihan niyo ako ng malande. Sasabihan niyo ako ng makate. Bakit may pruweba ba kayo para sabihin sa akin ng ganyang salita? Sobrang na sakit ang mga sinasabi niyo sa akin. Ngayon na nakalibing ng asawa ko, sige, magsalita kayo. hindi na, sobrang na talaga. Baka naman gusto niyo na sa video na to ay gawin ko ang pagpapamatay ng asawa ko. Baka gusto niyong gayahin ko ang pagkakamatay ng asawa ko para maging masaya ang mga putang ina ninyo. Sobrang na kayo. Grabe na ang pag-ano nyo sa akin.
Sobra-sobra na. Masakit na, sobrang sakit na. Baga magiging masaya nga kayo. Kapag halimbawa na ako ang namatay naman, susunod naman ako sa asawa ko, baka magiging masaya na lahat ng tao na nagko-comment na naghuhusga sa pagkatao ko. Hindi ko na kaya. Ang sakit na, sobrang sakit na. Sobrang sakit na. Sobrang sakit na. Sobrang sakit na ang ginagawa at sinasabi sa akin ng mga tao. Hindi nila alam kung ano ang punot dulo. Pinalipas ko lang. Pinalipas ko lang. Ngayon na nakalbig na ang asawa ko. Sige, umpisahan nyo. At susundin ko kayo. Umpisahan nyo pagtatanong sa akin ngayon. So, hindi nyo alam kung gaano nadurog ang puso ko na hindi ako makauwi sa pagkamatay ng asawa ko. Halos lahat ng tao ako sinisisi sa pagkamatay ng asawa ko. Samantalang ang mga kapatid ng asawa ko, hindi man lang nila ako sinisisi. Sinasabi ng mga kapatid ng asawa ko na pabayaan ko na ang mga nagpupos, hindi na maaano yan, hindi na mapipigil ang magpupos sa video ng asawa ko. Sinasabi ko sa inyo, parang awa nyo na, itigil nyo na, na pagkalat sa video ng asawa ko. Siguro nga matutuwa na ang lahat. Kapag ako ang sumunod sa asawa ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang paghuhusga sa akin. Hindi ko na kaya ang paghuhusga sa akin ng mga tao. Nasabihan ako na masasakit na salita. Hindi ko matip ang mga sinasabi sa akin. Halos buong mundo na ang nakapanood sa video ng asawa ko. Bakit magkakapera ba kayo? Na magkakapera ba kayo sa pagkalat ng video ng asawa ko? Hindi nyo man lang, oo, puro naisip. Hindi nyo man lang naisip ang anak ko. Pati anak ko, isasama nyo sa puso nyo, mga putang ina ninyo. Wala kayong mga puso. Mahayop kayo. Ayoko magmura sa video na to, pero sumusobra na kayo. Sumusobra na kayo sa sinasabi nyo. Sobra na kayo. Nakakasakit. Masakit na. Hindi nyo alam na sobra, sobra, sobra ang pagkadurog ng puso ko sa si... Ngayon kayo magsilabas, ngayon yung sabihin sa akin. Ngayon sabihin sa akin. Baka naman gusto nyo sa harap nyo. Sa harap nyo ako magpakamatay dito. Sumusunod na masakit na mga sinasabi nyo. Hindi na makatanungan ang mga sinasabi nyo sa akin. Pero tatandaan nyo lahat ng pangalan nyo na nagpo-post sa Facebook ng asawa ko. Tandaan nyo, gaganti ako para makatahimik ang kaluluwa ng asawa ko. Tandaan nyo yan. Bibilitin kong umuwi matapos ng to coronavirus na to. Bibilitin kong umuwi. Kung sino man kayo nagkakalat sa post ng asawa sa video ng asawa ko, tandaan nyo yan. Sobrang
alam ang punang dulo kung anong nangyayari sa buhay namin. Sasabihin niyo sa akin kaya ako pumunta dito sa abroad para lumande. Bakit may problema ba kayo? Nakipaghindutan ako dito sa abroad. Putang ina ninyo. Babayaan mo na sila mas hindi na mapipigil yung video na yan. Hindi na mapipigil yan. Siguro naman, napapanahon na rin para matigil sila, para kitilig ko na rin ang buhay ko dito. Sobra. Masukat na sobra. Hindi ko na kaya lahat na sinasabi ng tao. Halos libo na nakapanood sa video ng asawa ko na halos lahat ako sinisisi sa pagkamatay ng asawa.